bilis ng panahon. Isang taon na agad yung lumipas. Panahon na siguro para aminin na ng lahat. Handa ka na ba? Okay na. Okay, bakit the famous vlogger? Si famous vlogger, isa siyang character na hindi siya totoo. Obviously, hindi siya ako. Hindi ako si famous vlogger. So, ginawa ko siya. Actually, nung nagsimula ako mag-vlog, nag-iisip talaga ako ng kung sino yung character na ipi-play ko. Kasi mahirap magsimulang mag-vlog ng sarili mo. Lalo kung hindi ka naman kilala, hindi ka artista, hindi ka kung sino ka man. Mahirap magtapat-tapat ng camera sa bunganga mo na kung ano-ano pinagsasabi mo. Kaya nag-isip ako ng character. So, naisip ko si The Famous Vlogger. So, si The Famous Vlogger ay para siyang nagpo-portray siya ng isang toxic na tao. Ayaw ko sabihing Pilipino kasi hindi lang Pilipino to. Isa siyang toxic na tao sa mundo ng internet. Isa siyang toxic na vlogger, isa siyang toxic na YouTuber na kung saan self-proclaimed siya na famous siya. Kaya nga The Famous Vlogger. Tapos, hindi ko alam kung nakakanood pa nito ngayon yung mga nakanood nung una kong video na kung saan ginaya niya, no? Ginaya niya yung Jamil, ginaya niya yung Sikong TV, lahat ng mga iba pang sikat na vlogger, halos karamihan, ginaya niya. Kung kunyari, meron din siyang sasakyan. Kunwari, nag-ghost hunting sila ng alas 3 ng madaling araw, pero totoo, alas 12 ng tanghali pa lang yun. Marami pang iba kung nagpanggap din siyang architect pero construction worker lang yung kinaya. So in short, ano siya, ginagaya niya yung mga sikat sa industriya ng YouTube, ng internet. Bakit niya ginagawa to? Ginagawa niya to para mainly yung purpose niya para ipakita sa tao kung gaano ka nakakatawa. Gusto ko magbigay ng lesson pero ayokong magmukhang nagpipreach. So, naisip ko na kailangan ko gumawa ng something na haluan ko ng konting art ng comedy. Para sa akin, it's an art na gagawin mong isang positive yung isang negative na bagay para ma-enjoy ng mga tao. The way na hindi nagmumukhang pinapagalitan mo sila o sinesermonan mo sila. Sa huli, ikaw ang bida. So, pinili ko na gawin si The Famous Vlogger kahit magmukha akong katawa-tawa, kahit makatanggap ako ng mga death threat, ang daming gustong sumapak sa akin, lalo nung umpisa. Pero yun, isang taon na nakalipas, napanindigan ko naman siya at hindi ko alam kung hanggang kailan. Pero wala pa ngayon akong balak na tapusin siya or what. Kasi kahit ako mismo, nai-enjoy ko panoorin yung sarili ko na ginagawa yun. So umpisa, ayan nga, isa siyang trying hard na kung ano man yung gusto niya maging. Tapos sa kalaunan, naging basher na siya. Naging basher na siya kasi ano na, typical na ito na, medyo mas lumalalim, medyo mas nagiging dark na yung character niya kasi nagsisimula na siyang maingit. Ang dami niyang pangarap, ang dami niyang gusto maging pero hindi niya yun maabot. So kailangan niya na lang mambash. Ayoko sabihin na ito yung mga taong kilala niyo, pero wag na tayong lumayo. Sige, itutok mo na lang lahat kay The Famous Vlogger. Pero alam kong naiintindihan nyo kung ano yung ibig kong sabihin at yung gusto rin sabihin nung character ni The Famous Vlogger. So ayun, dumating na sa point na nambabash na siya. Hindi na lang siya nanggagaya. And, ayun, boom. Ang dami niya ng haters. Para kanino ko to ginagawa? Una, ginagawa ko to para sa sarili ko. Siyempre, yun nga, sabi ko nga kanina, meron akong advocacy. Hindi, meron akong gustong iparating sa mga tao. May message ako. Meron akong kakaunting message, no? Kaya gusto kong makita nila na yung mga pangit na ugaling tinataglay ni The Famous Vlogger ay nakakatawa. Pinagtatawanan ka lang ng mga tao at gusto ko nilang sapakin. Pangalawa, kaya ako siya ginagawa. Ito, para sa timpayaman. Para sa akin, paano pag yung paborito mong komedyante ay napagod? Parang sino yung nagpapasaya sa kanila? Para sa akin, isa ring purpose ko yun. Ewan ko kung natutuwa sila sa ginagawa ko, pero every time na may naisip akong upload, every time na ipopost ko yun,
Wala akong ibang gustong unang makapanood kundi sila. Team Payaman. Bakit ang daming haters? Kasi maraming nagmamahal dun sa mga taong tinitira ko. Ni the famous vlogger pa. Parang yun yung point eh. Parang, ewan ko. Yun ba yung point o walang point yun? Basta, ayun, ang daming haters kasi ang daming nasasaktan. Kasi, totoo yun eh. Pag toxic ka, ang daming mo nasasaktan na tao. So, mag-isip ka kung gusto mo pa bang ituloy yung pagiging negative mong tao. Anong masasabi ko sa kanila, sa mga bashers? Wala, actually. Wala akong kahit anong against sa kanila. Wala akong kahit ano. Kasi, actually, hindi rin naman yun yung main reason ko ba't ako naggumawa ng The Famous Vlogger na karakter. Hindi ako gumawa nun para may magalit sa akin. Kasi alam ko merong mga totoong gumagawa niyan para sumikat. Hindi ko yun sinadya na magalit kayo sa akin. Ang gusto ko makapanood sa akin, syempre, yun nakaka-appreciate sa akin. Kasi para sa akin, natatawa ako sa ginagawa ko. Natatawa ako sa karakter na piniplay ng The Famous Vlogger. Hindi ko ginagawa yun para tangina mag-upload ako ngayon kasi nakakainis to. Hindi, nagkataon lang na kung gaano siya nakakatawa, ganun din siya nakakainis. So, ang masasabi ko sa mga bashers, hindi po ako totoo. Hindi ako totoo nag-exist. Para lang akong humuhukay ng toxic na ugali sa loob ng katawan ninyo na sana maidura nyo na, no? Maisuka nyo na. So kung galit kayo sa akin, tignan nyo rin yung mga sarili nyo kung meron kayong ugaling taglay ko. Nagiging example na lang din ako na okay, maging ganun. Ayos ba? Ano ba ang goal ng The Famous Vlogger? Okay, so ang goal ko nung una, syempre, ay makapagpasaya. Gusto ko makapagpasaya. Pangalawa, syempre, gusto ko rin na kumita ng pera. Na-inspire din ako sa mga vlogger. Na-inspire ako rin akong TV sa Team Payaman na paano nila napapaganda yung buhay ng mga tao sa paligid nila. Hindi inuuna yung sarili nila. So, yun. Idol ko yun. Idol ko yung ganung style ng kalokohan sa buhay. At pangalawa, ang goal ko ay, ayun. Gusto ko nang magturo ng mabuti sa pamamagitan ng kalokohang paraan. Magalit man kayo sa akin o kung ano man. Pero para sa mga nakakaintindi, yun na yun. Alam niyo na yun, hindi ko na kailangan paliwanag. Yan, anong napala ko sa isang taon ng pagiging The Famous Vlogger? Ayan. Ba napala ko? Siguro isang bagay na lang yung sasabihin ko. Yung pinakagustong-gusto kong bagay na nangyari na natupad ko, na pinaghirapan ko rin sa loob ng isang taon. Ito yung tungkol sa pandemic. Nag-lockdown tayo. Daming naapektuhan, daming nahirapan. Yun yung kasagsagan ng kakasimula ko palang mag-vlog. So lagi ako nag-iisip na, tangina, ang daming bored ngayon. Hindi lang sa maraming bored, ang daming ngayon na nasasaktan. Ang daming ngayon na nahihirapan na, tangina, problema, natanggal sa trabaho, walang mapagkakitaan. Sabi ko, tangina, gagawa ako ng pinakabaliw. Pinakabaliw na mga kaya kong gawing content sa internet. Gumawa ako ng toy review, nagluto ako, nilagyan ako ng juice ng vape, kung ano-ano pang kalokohan yung ginawa ko. At ang malupit niyan, yun yung pinaka-konti kong views sa YouTube. Yung mga kalokohan na ginawa ko niyo, kung gusto niyo makita, tignan niyo lang sa YouTube channel ko. Pero para sa akin, yun yung pinaka-sapak. Yun yung mga bagay na kung ano yung pinaka-onti kong views sa internet, yun yung pinaka-masaya akong na-upload ko. Dahil, tangina, iba yung tawa na makakalimutan mo lahat ng problema mo. May mga comedy na mapapangiti ka, makaka-relate ka. At you know, oo nga, ano, nakakatawa ngayon. Ito ngayon nangyari din sa akin. Pero para sa akin, merong malalim na comedy na makakalimutan mo yung mga problema mo sa buhay. Na naiisip mo yung mga kagaguhan na, you know, ba't nagagawa mo to? Ba't naiisip mo yan? So yun, sinagad ko. Sinagad ko yung mga kalokohan. Sinagad ko yung kung ano-ano nangyari sa akin, meron pang mga gusto mong pa-demanda sa akin, ganito, ganyan. Pero, hindi ko naman sila hinahamon, no? So, wala naman akong pakialam. Basta ang gusto ko, yun yung gusto ko, magpasaya
So, para sa akin, isang napakalaking success noon nung isang taon. Kung sino man yung mga nakapanood sa akin nung mga panahon ng pandemic at ang dami yung problema, kahit papano napangiti ko kayo. Yun yung success ng The Famous Vlogger sa isang taon. Yun yung isang malaking achievement para sa kanya sa loob ng isang taon. Hindi ko alam, isang taon pa lang ako eh. Wala akong balak na itigil. Merong mga aalis na, merong mga nagsasawa na, pero meron pa rin mga bagong makakatuklas sa karakter ng The Famous Vlogger. Hindi ko alam kung ano talaga yung mangyayari. Hindi ko alam kung minsan gusto ko nang magpakatotoo, pero wala. Boring yung buhay ko eh. Kailangan ko gumawa ng isang taong siraulo, na mas siraulo pa sa akin, para maging entertaining. So, gusto ko rin malaman kung ano yung gusto nyo mangyari kay The Famous Vlogger. So, comment lang kayo kung ano yung mga suggestion nyo. So, yun. Salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin sa loob ng isang taon. Tuloy-tuloy lang. Hindi ko ma-imagine. 5 taon, 10 taon. Hanggat may internet kami sa bahay, hanggat may PC ako, mabubuhay at mabubuhay si Famous Vlogger. Hanggang sa muli, mga Elijah Natics Worldwide.